Binasbasan ng Diyos si Jacob sa Bethel. Ika-35 kabanata. Ngayon, sinabi ng Diyos kay Jacob, maghanda ka, pumunta ka sa Bethel at doon manirahan. Gumawa ka roon ng altar para sa akin, ang Diyos na nagpakita sa iyo nang tumakas ka sa kapatid mong si Esau. Kaya sinabi ni Jacob sa sambahayan niya at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosan ninyo. Maging malinis kayo at magbihis ng dami bilang simbolo ng bago at malinis na buhay. Pagkatapos pupunta tayo sa Bethel at gagawa ako roon ng altar para sumamba sa Diyos na tumulong sa akin noong nasa kahirapan ako at aking kasama kahit saan ako pumaroon. Kaya ibinigay nila kay Jacob ang mga Diyos-Diyosan nila, pati na ang mga hikaw nila na ginagamit bilang anting-anting. Ibinaon ni Jacob ang lahat ng ito sa ilalim ng punong kahoy na terebinto malapit sa Shechem. Nang umalis na sina Jacob, pinagharian ng takot mula sa Diyos ang mga tao sa palibot ng mga bayan. Kaya hindi sila lumusob at hindi nila hinabol sila Jacob. Nakarating sila Jacob at ang mga kasama niya sa Luz na tinatawag ding Bethel, doon sa Kanaan. Gumawa siya roon ng altar. Tinawag niya ang lugar na iyon na El Bethel. Dahil nagpakita sa kanya roon ang Diyos nang tumakas siya sa kanyang kapatid na si Esau. Namatay si Deborah na tagapag-alaga ni Rebecca. Kaya inilibing siya sa ilalim ng punong kahoy na terebinto na nasa paanan ng Bethel. Tinawag iyon na punong kahoy na Alon Bakut. Nang umuwi si Jacob mula sa Padan Aram, muling nagpakita ang Diyos sa kanya at binasbasan siya. Sinabi ng Diyos sa kanya, Jacob ang pangalan mo, pero mula ngayon, hindi ka na tatawaging Jacob, kundi Israel na. Kaya naging Israel ang pangalan ni Jacob. Sinabi pa ng Diyos sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak. Magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa. At magiging hari ang iba mong mga lahi. Ang lupain na ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko rin sa iyo at sa mga lahi mo. Pagkatapos umalis ang Diyos sa lugar na iyon, kung saan nakipag-usap siya kay Jacob at nagtayo roon si Jacob ng batong alaala. Binuhusan niya agad ng alak at langis ang bato para maging banal. Pinangalanan niya ang lugar na iyon na Bethel. Ang pagkamatay ni Rachel. Umalis si Jacob at ang sambahayan niya sa Bethel. Manganganak na noon si Rachel. Malayo pa sila sa bayan ng Ephrata, sumakit na ang tiyan ni Rachel. Nang matindi na ang sakit, sinabi ng manghihilot sa kanya, huwag kang matakot, Rachel. Lalaki na naman ang anak mo. Isinilang ang sanggol pero nasa bingit ng kamatayan si Rachel. Bago siya malagutan ng hininga, pinangalanan niya ang sanggol na Ben-Oni. Pero pinangalanan ni Jacob ang sanggol na Benjamin. Namatay si Rachel at inilibing sa tabi ng daan na papunta sa Ephrata na tinatawag ngayong Bethlehem. Nilagyan ni Jacob ng bato ang libingan ni Rachel bilang palatandaan at hanggang ngayon naroon pa rin ang palatandaang ito. Nagpatuloy sina Jacob sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa kabilang panig ng Migdal Eder, nagtayo sila roon ng mga tolda nila. Habang nakatira roon sila Jacob, sumiping si Reuben kay Bilha na isa sa mga asawa ng kanyang ama. Nang malaman iyon ni Jacob, galit na galit siya. Ang mga anak na lalaki ni Jacob. May 12 anak na lalaki si Jacob. Ang mga anak niya kay Leah ay sina Reuben na panganay. Pagkatapos ay sina Simeon, Levi, Huda, Isakar at Zebulun. Ang mga anak niya kay Rachel ay sina Jose at Benjamin. Ang mga anak niya kay Bilha na alipin ni Rachel ay sina Dan at Naphtali. Ang mga anak niya kay Zilpa na alipin ni Leah ay sina Gad at Asher. Silang lahat ang anak na lalaki ni Jacob na isinilang sa Padan Aram. Ang pagkamatay ni Isaac. Pumunta si Jacob sa ama niyang si Isaac sa Mamre, malapit sa Kiryat Arba na tinatawag ding Hebron. Ito ang lugar na tinitirhan ni Isaac na siya ring tinitirhan noon ni Abraham. Nabuhay si Isaac ng 180 taon. Namatay siya sa katandaan na kontento sa kanyang buhay at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na.
Inilibing siya ng mga anak niyang sina Esau at Jacob.